Hello mga guys, dito ng ano, tingnan mo mga guys, may pulis oh, pinuntahan sila oh, yung, kasi yung basura, andyan pa mga guys. Dito ng curfew ngayon mga guys, pangalawang araw, so may pulis, dalawang pulis o oh, patrol pa, pinuntahan talaga yung nag-ano ng basura mga guys. Yan. Kanya kano, pulis yan mga guys, patrol pa, yan. Yung pulis mga guys, so daming pulis mga guys, so nananana. Mga guys, dito, pulis naglulubing mga guys. See? Oh, hindi ka basta-basta makalabas mga guys. Oh. Mga guys, dito. Mga guys, grabe mga guys. Oh, si mga guys, ang daming pulis talaga mga guys, naglulubing. Oh. Daming mga pulis na rubing dito. Grabe dito mga guys. So ilang pulis na yung dumaan dito mga guys. Nagrubing sa amin. Grabe. Mga tao dito mga guys. Ano yung mga law abiding citizen talaga sila. Sumusunod. Pati mga bata. Mga bata, matanda, pag alam na nila na curfew, makarinig na sila ng ano, ng tunog ng ano, sasakyan ng mga pulis, tumatakbo sila sa loob. Diyan daw sa atin sa Pilipinas, ang mga tao daw, grabe daw, nagra-rally pa, ayaw sumunod, kaya nga hindi tayo umasinso eh, kasi ano, yung lahat na lang kinukontra natin. Paano naman asinso yung bansa natin yan? Dito, tingnan mo. Mga tao, isa lang sa isang ano lang ng gobyerno. Nako, sumusunod sila lahat. Yun, pag sabi curfew, yung mga bata, mga matanda, pag sabi nila na curfew, agoy, makarinig lang sila ng ano ng pulis. Tumatakbo na sila mga guys. Tumatakbo. Papasok sa loob. Yun, sinusunod nila lahat ng ano nila yun. Rules nila dito. So yun. Mga guys, pag ano pala mga guys, pag kung sino yung lumabag sa batas mga guys na mahuli sila, 'di ba? Curfew tapos mahuli sila dito, lalabas sila. Pabayarin kayo ng 10,000 riyal. Yung 10,000 riyal, magkano na yan sa atin? 150,000 mga guys na yung ano yung 10,000 riyal oh. Sino ba naman magpahuli tapos ikukulong ka pa ng 6 months? 150,000. Mga 150 pesos na yun sa atin yung 10,000 riyal mga guys tapos ikukulong. Not 150,000 pesos. Iwa, 150,000 pesos. Ano na nila yun? Ano, 150,000 pesos mga guys tapos ikukulong ka pa so, ng 6 months. Cost ikaw for oh. But if you go now to take for half real, oh, 10,000. Oh. Lalabas ka ngayon, bibili ka lang yan ng kubos or tinapay sa baba. Even you go buy mahuli car, ka. Oh. Even you go buy kahit, a car, they will take the number of the car only. Oh. Then after this, the guilty will be charge you 10,000. Tapos dyan yung ano, yung sa atin daw, yung mga tao daw, curfew daw, ano, yung nagra-rally daw dyan sa Pilipinas. Nako, pag hindi sila sumusunod sa batas, mabuti pa, doon sila sa Mars titira para, at gumawa sila ng sarili nilang batas. Ay, nako, kawawa yung presidente natin. Lahat na lang. Pero yung corona mga guys, buong mundo to eh. Hindi lang kayo sa Pilipinas lang. Lahat. Kaya nga dito may curfew kami dahil sa ganon. Sana magdasal na lang tayo na matapos na yung problema para magiging normal na lahat. Kasi kawawa rin ang mga OFW dito na ano, yung mga OFW dito hindi lang pati sa ano, napanood namin sa news sa Europe. Kawawa sila lalo na yung kasi wala silang sahod. Wala sila, walang sa trabaho, walang sahod. Yung pagkain nila araw-araw. Na, ako dito, yung kapatid ko rin dyan sa Riyadh, oh,
sa asalo nagtatrabaho sa parlor, wala silang trabaho. Wala silang trabaho, walang sahod, tapos sa kanila ang pagkain nila, kaya naawa ako sa kapatid ko doon.